walang hasundo dahil pareho natin ginusto. Okay, mga palaga, maano lang tayo, so 12. So, that time, si Sarah, 17, nababasa ko na sinasabi ng taong bayan na talagang bantay, ano yan, bantay sa lakay, sila na tulong, basta tinulungan ni Clavio para naibubuhay ang kanyang show na ang kanyang kaya parang bantay sa lakay. So, nasa 30 years old na si Arnold Clavio, si Sarah, talagang bata pa. Alam naman natin palanda ako, may anak ako, mga bata pa. I mean, well, hindi na sila minor de edad. Ngayon, even 17, 18, 19, 20, mag-20 na nga yung anak ko eh, isip bata pa rin. So, ang ibig ko pong sabihin dito sa nakikita ko, coming from Sarah, na sabihin na natin, pangit man salita si Sarah, parang nauto siya, I'm talking to si Sarah, na nauto siya, na manipula talaga siya at murang edad. So, sa kung babalikan po natin, mga kaibigan, na parang, anong klaseng tao si Arnold Clavio? Ako, ayoko siya masyadong bulyakan kasi I respect the daughter din ni Sarah. Ayoko po siya masyadong bugbugin ng gusto ngayon. Siguro sa ibang pagkakataon, sa ibang issue, dahil alam ko, galit na galit kayo, dahil kung ano-ano sinasabi niya, na akala mo ang linis, akala mo napaka-perfect na tao, di ba? Di ba? Pawang katotohanan lang, sabi nila. Pero itong pangyayari, Arnold Clavio, kakausapin na kita. Okay, for sure, mapapanood mo to. Isa kang duwag, di ba? Isa sa mga sinabi ko sa conversation kay Sarah, sabi ko, I believe since ang inaantay mo lang naman is acknowledgement and acceptance, di ba? And she said yes. Yes, Arnold Clavio, nagkasala ka na. Nagsinungaling ka na. Diba? Nung hindi pa panahon ng social media, hindi pa uso na itago mo ng pagkahaba-habang panahon after 22 years. Anak mo yung tao, anak mo yung bata. At ang sinabi mo pa kay Sarah, na kapag nagsalita si Sarah, mamumundok ka na. Bakit hindi ka pa namumundok? Isa po yun sa sinabi ni Sarah sa akin. Ang inaantay lang sa'yo ng tao, pareho kayo. Sabi ko nga po, kung nagkaroon ng pag-ibig si Sarah o narat kasi hindi pa niya nasagot sa akin yun, sabi nga nila, ang, you know, hindi mo hawak ang puso mo kahit at young age. Diba stupid love nga, eh, may mga tinatawag tayong ganyan.
Pero Arnold Glavio, ang kapal-kapal naman ng mukha mo na sinatakot mo pa kasi parang sinabi ko ni Arnold Glavio dito na kapag daw pala nagsalita si Sarah sa media, sabi niya unang-una mamumundok na siya at sinasabi ni Arnold Glavio sa anak niya kay Sarah na makukulong siya. Okay? Parang may manipulation talaga. Sinasabi ni Arnold Glavio doon sa anak nila ni Sarah nung time na nag-usap sila, pero hindi ho sila close, ha? Hindi sila everyday nag-usap or hindi regular ang pag-uusap. Hindi talaga. Wala talagang relationship na father and daughter na ganun. So, sinabi pa, minanipula ni Arnold Glavio, si Sarah mismo, at saka yung anak niya, na kapag nagsalita yung nanay niya o si Sarah at yung bata na si Arnold Glavio ang anak, pwedeng makulong si Arnold Glavio. Isa ho yun sa mga nag-hold kay Sarah. Nakakaawa, pero strong na, very strong persona na ngayon. Ang personality ni Sarah ngayon, napakatapang na kasi happily married na po siya. Ito yung binabalikan lang natin. So imagine mo na yung GMA 7, I believe hindi pa ho nagsasalta sila, di ba? Hindi pa nagsasalta. Hindi pa rin nagsasalta si Arnold Glavio, nagpapaparlor-parlor pa, pakain-kain pa ng adobo, kasi tinignan ko yung Instagram. Ang kapal naman ng mukha mo, Arnold Glavio. Mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo, alam ng buong mundo na tinake advantage mo ang batang pag-iisip ni Sarah Balabaga nung panahon na yon. Tinake advantage mo, sabi nga natin, galing sa pinaka ano yan eh, buong mundo na tinahak na problema ng batang Sarah noong 1994, nakulong siya, nakalaya siya, di ba, noong 1996. Tapos, binigay sa'yo ng GMA 7 na i-cover ang kanyang istorya. Pero tama nga po sinabi niyo, bantay sa lakay. At inano mo, tinake advantage mo. So, ibig sabihin, demonyo ka, di ba? Pagkatao meron ka, 30 anyos ka na yun, mamahayad ka, di ba? Sa pawang katotohanan lamang. Pero itong sarili mong anak, hindi mo hanggang ngayon hindi ka sumasagot. Yun ang inaantay sa'yo. Nabigyan mo ito ng linaw. We just, alam naman natin, naniniwala tayo na ito si Sarah, nagsasabi niya totoo. But wait, para talaga mapatunayan, di ba? Yung sinasabi ng iba, i-DNA. So, ito sa nakikita ko po. At saka yung the fact na nagbigay din ng sustento si Arnold Glavio ng sabi nga ni Sarah from 1 year old 5,000 20,000 tapos hindi naman tuloy-tuloy naputol, 'di ba? Ganyan. So ibig sabihin sa pagbibigay niya mismo ng suporta at pagsabi niya, pagmanipula niya kay Sarah, doon pa lang po ibig sabihin alam niya na sa kanya yung anak ni Sarah. 'Di ba mga palangga? So Ang ako bilang isang nanay, ha, kasi alam ko naman po lahat tayo nadadapa. Lahat naman tayo, wala namang perfectong buhay. Maaring itong pangyayaring ito, isa sa inyo na nanonood, may ganito rin problema o may ganito din pangyayari. Ito, tuloy-tuloy ko po yung aming conversation. Alright, sabi ko may pagkakataon ba na ito pala po ang sabi ko sa kanya. May pagkakataon ba na inisip mo na magsalita sa public para ilahad ang katotohanan? Okay. Ang sagot po niya, yes. Okay, yes. Pero nagmamakaawa siya, si Arnold dito. At naisip ko din yung anak ko at mga anak niya kasi maliliit pa noon. Sinakita ninyo kung gaano kabait itong si Sarah Hieronimo. Sarah Balabagan. Sorry, para magkapareho kasi yung Sarah. Sarah Balabagan, di ba? So, gaano po siya kabait at young age na inisip niya na maapektuhan yung anak ni Arnold Glavio at syempre yung mga anak niya bilang isang nanay, that's very understandable po. So, pero kung ito si Sarah Balabaga nung time na yon ay inisip lang niya na magkapera siya, di ba? Na nahututan niya si Arnold Glavio dahil nga may anak sila, pwedeng-pwede niyang gawin. Pero for sure may mga advisors din siya, may mga kaibigan, kamag-anak, di ba? So, pinili po niyang manahimik. Ulitin ko po, sabi ko, Sarah, may pagkakataon ba na gusto mong lumabas sa public? Yes, pero nagmamakaawa siya, si Arnold Glavio. Nakita ninyo kung gaano tiniis ni Sarah. Yung, kung babalikan natin, ilalagay natin yung ating mga sarili nung bata pa si Sarah, na tikinimkim niya lahat. Kumbaga, nasa ano pa siya eh.
nasa ano tawag dito, nasa depression stage pa siya, nasa grieving stage pa siya, lahat ng kalungkutan, lahat ng pagluluksa sa nangyari sa kanya, damang-dama niya noon. Pero sabi nga po niya, dahil di pa siya nakapasyal sa Maynila, si Arnold Glavio ang anak. Pwedeng makulong si Arnold Glavio. Isa ho yun sa mga nag-hold kay Sarah. Nakakaawa, pero strong na, very strong persona na ngayon. Ang personality ni Sarah ngayon, napakatapang na kasi happily married na po siya. Ito ay binabalikan lang natin. So imagine mo, na yung GMA 7, I believe hindi pa ho nagsasalta sila, di ba? Hindi pa nagsasalta. Hindi pa rin nagsasalta si Arnold Glavio, nagpapaparlor-parlor pa, pakain-kain pa ng adobo, kasi tinignan ko yung Instagram. Ang kapal naman ng mukha mo, Arnold Glavio. Mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo, alam ng buong mundo, tinake advantage mo ang batang pag-iisip ni Sarah Balabaga nung panahon na yon. Tinake advantage mo, sabi nga natin, galing sa pinaka, ano yan eh, buong mundo na tinahak na problema ng batang Sarah noong 1994, nakulong siya, nakalaya siya, di ba, noong 1996, tapos binigay sa'yo ng GMA 7 na i-cover ang kanyang istorya, pero tama nga po ang sinabi niyo, bantay sa lakay, at inano mo, tinake advantage mo. So, ibig sabihin, demonyo ka, di ba? Anong klaseng pagkatao meron ka, 30 anyos ka na yun eh. Mamahayag ka, di ba? Sa pawang katotohanan lamang. Pero itong sarili mong anak, hindi mo hanggang ngayon hindi ka sumasagot. Yun ang inaantay sa'yo. Nabigyan mo ito ng linaw. We just, alam naman natin, naniniwala tayo na ito si Sarah, nagsasabi ng totoo. But, wait, para talaga mapatunayan, di ba? Yung sinasabi ng iba, i-DNA. So, ito sa nakikita ko po, at saka yung the fact na nagbigay din ng sustento si Arnold Glavio, nang sabi nga ni Sarah, from 1 year old, 5,000, 20,000, tapos hindi naman tuloy-tuloy, naputol, di ba, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, sa pagbibigay niya mismo ng suporta, at pag sabi niya, pag manipula niya kay Sarah, doon pa lang po, ibig sabihin, alam niya na sa kanya yung anak ni Sarah. Di ba, mga palangga? So, ang ako bilang isang nanay ha, kasi alam ko naman po lahat tayo nadadapa. Lahat naman tayo, wala namang perfectong buhay. Maaring itong pangyayaring ito, isa sa inyo na nanonood, may ganito rin problema o may ganito din pangyayari. Ito, tuloy-tuloy ko po yung aming conversation. Alright, sabi ko, may pagkakataon ba na ito pala po ang sabi ko sa kanya. May pagkakataon ba na inisip mo na magsalita sa public para ilahad ang katotohanan? Okay. Ang sagot po niya, yes. Okay, yes. Pero nagmamakaawa siya, si Arnold dito. At naisip ko din yung anak ko at mga anak niya kasi maliliit pa noon. Sige, nakita ninyo kung gaano kabait itong si Sarah Heronimo. Sarah Balabagan. Sorry, magkapareho kasi yung Sarah. Sarah Balabagan, di ba? So, gaano po siya kabait at young age na inisip niya na maapektuhan yung anak ni Arnold Glavio at syempre yung mga anak niya bilang isang nanay, that's very understandable po. So, pero kung ito si Sarah Balabaga nung time na yon, ay inisip lang niya na magkapera siya, di ba? Na nahututan niya si Arnold Glavio dahil nga may anak sila, pwedeng-pwede niyang gawin. Pero of course, may mga advisors din siya, may mga kaibigan, kamag-anak, di ba? So, pinili po niyang manahimik. Ulitin ko po, sabi ko, Sarah, may pagkakataon ba na gusto mo lumabas sa public? Yes, pero nagmamakaawa siya, si Arnold Glavio. Nakita ninyo kung gaano tiniis ni Sarah. Yung, kung babalikan natin, ilalagay natin yung ating mga sarili nung bata pa si Sarah, na tikinimkin niya lahat. Kumbaga, nasa ano pa siya eh. Nasa depression stage pa siya, nasa grieving stage pa siya, lahat ng kalungkutan, lahat ng pagluluksa sa nangyari sa kanya, damang-dama niya noon. Pero sabi nga po niya, dahil di pa siya nakapasyal sa Maynila, si Arnold Glavio ang nagpasyal sa kanya, so pinakitaan siya ng kabutihan. Pero yung pala, may intention. Alam niyo, yung mga pedophile or yung mga nabibiktima ng mga kabataan, di ba?
ito yung ginagawa nila. Kaya lagi ko ina-advise, even sa mga anak ko, sinasabi ko, kahit bigyan ka ng Chanel, kahit bigyan ka ng isang kung ano man Rolex ni Sharon Cuneta, ganyan. Yung anak ko ha, ng mga babae, huwag na huwag mong tatanggapin. Pagpakitaan ka ng isang bonggam-bonggam pera sa loob ng kotse, syempre dito sa Amerika, mas worse pa nga po eh. Huwag mong tatanggapin kasi yung pera o bagay na ipapakita sa'yo, baka yan nagmangmitsa ng buhay mo at papatayin ka, itatapon ka na lang sa bundok ng Hollywood. Ginaganon ko po yung mga anak ko. Ang ibig ko pong sabihin, ang mga bata, okay? Mga bata, madali ho kasi sila mamanipula. Dumaan din naman tayo sa pagkabata. Hindi pa po kaya nga may tinatawag tayong menor de edad. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakapagdesisyon ng tama sa panahong yan. Kaya nga, patnubay ang kailangan ng kabataan o ng mga bata. Di ba nakikita nyo yan sa mga public service announcement? Patnubay ang kailangan ng kabataan. Pero si Arnold Clavio, na isang journalist na alam niya yan, PSA, pinag-aaralan yan sa MASCOM, kung MASCOM graduate pa yan, public service announcement, di ba? Alam niya yan. At alam niya dapat, unang-una pa lang, na dapat pinrotektahan niya ang isang Sara Balabagan na galing sa malungkot, malupit na pangyayari sa kanyang buhay. Pero again, ay tinake advantage. Ito po yung analysis ko sa mga pangyayari. Okay, ang komento ko lang based dun sa pag-uusap namin at hindi ko kailanman ititwist yung napag-usapan namin ni Sara. I ask permission from Sara Balabagan bago po ako nagkuda-kuda dito. Okay, sabi ko sa kanya, ayun, sabi niya, okay, aantayin nga lang daw po niya na magsalita mo na si Arnold Clavio. Okay, ito. Sabi ko pa nga, sis, I will blog about this when I get a chance. But I will assure you, I will respect you in every word na sasabihin ko. Sabi ko, I believe na ang importanteng issue dito ay acknowledgement and acceptance, right? Sabi niya, opo, thanks po. Sabi niya, at my purpose din po to clear my names, sabi ni Sara. To clear the names ni na late, ito, Amba Roy Cineres, Mr. William Gatchalian at Tito Ray Langit. Siyempre, may mga pamilya din sila. Napakabait itong ni Sara. Ayan, sabi ko, oo nga sis, alam ko, hindi ko nababasahin yung mga ano ko sa kanya, beautiful voice ko. Sabi ko sa kanya, mataas ang paghanga ko sa'yo kahit noon pa. Lalo na ngayon na yung nagpakumbaba ka na nag-sorry ka even sa pagkakamali niya po, young age. You know, young age yun eh. Bata, yun palang ga eh. Ilagay natin yung edad niya sa mga anak natin. Alright? Ito pa po, sabi niya. So, naputol yun. Natulog muna kami. Nagpahinga muna kaming dalawa, di ba? Kasi hindi man tuloy-tuloy yung pag-uusap. Ito pa po, ang sabi ko sa kanya. Ay, sabi ko, ayan, mga chika-chika. Oy, sabi ko, panakita ulit tayo, magkakabit tayo. Tapos sabi niya, oh, pinapanood ko rin yung vlog mo. Galing mo talaga, sis, hindi. Basta mga ganon, mga nasabi ko sa kanya. Kasi radio announcer din po siya. Okay, ayan. Ito ko ito ng konti. Alright, ito pa po. Okay. Ito pa po. Ito importante mga palangga. Sabi ko, sis, kasi inaalam ko po yung hindi man ako abogado. Feeler ako na inaalam ko yung mga legal aspect. Sabi ko, sis, did you ever sa birth certificate ng anak niyo na did you record sa birth certificate ng anak mo na father niya si Clavio or unknown ang nakalagay? Alam ko po yan. Kasi nung ipinanganak yung mga anak ko, hindi pa kami kasal ng asawa ko, kaya unknown yung nakalagay sa kanilang birth certificate. And later on, naayos na namin, naging maayos na yung aming buhay, may pambayad na kami sa birth certificate, diba? Oh, pangayos ng mga, yan, no? Alam niyo yung palangga. So naayos yung birth certificate ng mga anak ko from unknown, diba? May annotation doon sa inyong birth certificate. Mga palangga, sa mga anak ninyo, nakatulad ng experience. Ang sagot po ni Sara doon, sabi niya, unknown. Kasi ayaw niya pirmahan. Okay? Ayaw pirmahan ni Clavio yung birth certificate ng bata. The fact po na ayaw pirmahan ni Arnold Clavio, ibig sabihin isa siyang duwag. Arnold Clavio, isa kang duwag at isa kang bahag ang bayad. Diba? Anak mo yun eh. Ikaw ang nagpagkakamaliman yun, dapat bilang isang lalaki, tumayo ka. Dahil ang trabaho mo ay maghayag ng katotohanan, walang bias na reporting, ay yung personal mo, hindi mo kayang harapin ang katotohanan. Diba?
tinake advantage mo talaga. Talagang sinamantala mo ang pagiging bata ng isang Sara Balabagan. Alright. Okay, tinanong ko pa ako, nagsusupport pa rin hanggang ngayon, although yung anak ni Sara is 21 na yata, basta adult na, hindi na daw po siya nagsusupport. Tapos tinanong ko pa kung may bonding ba silang mga anak, ito, na may bonding sila ng anak niya. Okay, ito pa po pala. Ito ang tanong ko kay Sara. Nagkita or nagbonding man lang ba siya sa anak niyo? Sabi po ni Sara sa akin, yung anak ko against siya actually kasi... Ah, okay. Ito pala yung tanong. Ah, ito pala po pala ang tanong ko. Sabi ko, paano nga pala ang feelings ng anak mo since na-expose mo yung pangyayari? Yun ang sagot. Yun ang tanong ko. Sabi niya, yung anak ko ayaw. Against siya actually kasi noong sinabihan siya ni Arnold na pag umamin ako na siya ang ama, makukulong siya. Siya is Arnold Gladio. Kaya yung anak namin ayaw niya. Pero adult na siya, I have to think din yung mga maliliit ko pang anak. So, naintindihan talaga natin yun at... Okay, yun talaga yung maintindihan natin na